latest unit, DE17V4x4 Tiptronic or dual transmission. Pwede manual, pwede automatic. So, titingnan natin yung unit. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then, pindutin ang ating notification bell para updated sa ating mga next video upload. So, tara! Continue natin yung ating video. So, yan. Yung headlight natin, malaki na Cooper sa old model. So, meron tayong DRL light. So, nilagyan natin ng LED lamp H4. Ayan. So, LED na din yung ating park light. Ito yung ating signal light. So, kung napansin nyo sa mga old model, mayroon siyang fender light. Pero sa ating latest model, wala na po siyang fender light. Kasi yung kanyang headlight, may design na po siya na makita sa gilid. Ayan. So, meron na tayong malaking chrome. So, nilagay na natin yan. So, actually, sa mga ganitong unit, yung accessories is pang DE17 W yan. So, nilagay natin dito sa ating DE17B. So, ayan. Meron siyang fog lamp. Ayan. Then, fully tinted yung ating unit. So, ayan. So, titingnan natin mamaya, ma-miss kayo kung paano siya naging dual or Tiptronic. Kung ano yung Tiptronic, i-explain ko mamaya. So, check natin muna yung ating mga background or yung ating exterior ng ating unit. So, yung ating side mirror, auto-fold yan. Meron siyang adjust ng ating mirror. Meron siyang fold. Ayan. Then, yung mag wheels natin, 13 inches. Mag wheels, yung kanyang gulong is 165x65. Ayan. Yan yung kanyang gulong. So, yung kulay natin is flamingo green. Ayan, flamingo green, fully tinted. Ayan. Check natin. Ayan. So, meron tayong nilagay na spoiler, mga kol. Ayan o, spoiler. Customized by Surplus TV. Ayan. Yung ating wiper. Then, LED na din. So, kinustomize natin yung kanyang light na LED. Ayan. So, ganitong LED, mga kolis, pwede po ito sa DE64B, DE17B. Ayan. So, meron tayong nilagay dito na camera. So, yung isa is camera ng ating stereo, then yung isa is camera sa ating dashcam. Ayan. So, check natin. Ito yung kanyang third light. Ayan o. Third light ng ating D17 latest or D17V. So, meron tayong third seat, storage box. So, pwede natin lagyan kung ano-ano dito. Ayan. So, new seat cover, new na po yung ating matting. Ayan. Kicker type. Ayan. Yung ating storage box. Yung ceiling natin. Ayan. Bago na yan. Then, yung ating room light. Ayan. Nandyan yan. So, dito sa front, titingnan natin. Yan o. Ito yung captain seat. So, meron na siyang armrest. Yan. Power window na po siya lahat. Yan yung kanyang power window switch. So, ito yung sliding. Napakaganda sa mga DE17, mga kol. Ang daming lagayan o. Dito, pwede natin lagyan ng tubig. Ayan o, oh. Dito rin meron din o, oh. Then child lock, ito yung lock, then unlock ng ating child lock. So yan, meron tayong headrest. Yan, then ang ganda ng DE17, mga call, basta mga power window, meron siyang storage dyan sa ating uluhan. Ayan o, oh. Storage box. Yan, dami, pwede mo lagyan ng mga documents dyan. Yan, na tested ko na yung ganyan kasi meron din tayong DE17 na ginamit, yung service natin. Ayan, ito yung gamit. Then, ang maganda nito, mga kol, napakatipid sa gas po. So, 16 to 20 km per liter. Ayan, yung ating DE17.
So yung makina nito is RO6E BBT na po siya. Ayan, BBT na po yung ating makina. So silipin natin mamaya yung ating makina, mga tol. So dito muna tayo. So meron tayong mga lagayan dito sa ating dashboard. Meron tayong lagayan ng cup holder. Meron din dito sa gilid. Ayan. Meron dun sa kabila. Ayan o. Dyan, meron dyan. Meron din dito. Ayan o. So, ito yung ating 9 inches Android stereo. Pwede po kayong mag-internet dyan. Pwede kayong mag YouTube. Pwede kayong mag-Facebook. Ayan o. So, pwede na rin natin mag-ano tayo. Pwede tayong mag-navigation gamit dito. Yan. So, meron tayong full HD na dashcam. Ayan yung ating full HD na dashcam, mga kol. Yan. So, dito makita natin ito yung ating tinatawag na dual shifter or dual transmission. So, pwede tayong mag-manual, pwede tayong mag-automatic. Yan. Makita nyo, drive, minus and plus. So, pag naka-drive, dito po siya. So, kusa po siyang aandar from primera to 5 speed. From first gear to 5 speed. Then, kung gusto nyo pong manual, dito tayo. Ilagay natin yung ating shift lever dito. So, kita natin yan. So, yan. Lipat tayo sa kabila. Dito na tayo sa kabila. So, ang gagawin lang, ilagay natin sa drive. Ayan, drive. So, magiging ano dito is drive 1. So, while nag-a-under tayo, mag-engage po yan from first gear to 5 gear. Ayan. Tapos, kung gusto nyo manual, ganun lang. So, ganun lang oh, manual. So, naka-manual na yan. So, nakalagay dito, 1M. Ayan oh, meron siyang M nakalagay. So, ganun lang. Pag segunda kayo, yan o. Segunda. Then, ganyan. Pag ano, pag hindi kayo nagtumatakbo, tutunog yung ating dashboard. Ayan. So, ganda. Diba? So, pag gusto nyo reduce from third gear to second gear, ganun ninyo lang. Ayan. So, magiging manual 1 dito. Ayan. So, drive natin to mamaya. So, ito yung kanyang itsura ng kanyang dashboard. Ayan o, kinulaya natin. So, meron tayong digital na temperature dito na nilagay. Ayan o. Ayan. So, naglalaro lang yung kanyang standard is 93 to 94 degrees Celsius. Yan yung standard niya sa kanyang init or temperature ng kanyang makina. So, yan, ito yung air vent natin. Yan o, air vent. Then, dito, yan o. Tapos, ito, yan. Then, nandun yung isang air vent natin. So, console box. Yan. Yan, so, ganda o. Simpleng-simple lang ha. So, yung upuan is mamove pa rin. Lagay natin muna sa park. Yan, so naka-park na yan. 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 So, yan, captain seat, meron siyang headrest. Kabila, meron siyang headrest din. Dito, check natin dito. So, ang magiging ano lang is yung ating accelerator pedal din yung ating clutch pedal. So, wala po siyang, brake pedal. So, wala siyang clutch pedal. So, dito, ito yung ating handbrake. So, yung manual niya, mga kol, wala na po siyang clutch. So, magiging tip, bali, semi-automatic siya. Kasi, wala na tayong ibang gear na igagalaw. So, plus ng plus lang tayo, then minus kung gusto natin i-reduce. Ayan. So, titingnan natin yung kanyang makina. So, ito yung kanyang makina. So, BBT. So, 12 valve pa rin siya, mga kol. Then, 660cc. Then, 64 horsepower na siya. Ayan. Dito nakalagay yung ating mga ignition coil. Dito tayo mag-refill ng oil. Ayan. So, injector.
Yan. Yan yung ano ng ating BBTO. Solenoid. Yan. So, ang ganda ng andar. Parang kutsi lang mga kol. Yan. Yan yung minivan natin. So, yan yung speedometer natin. Ganda, ganda. So, sa mga ordinary na mga unit mga kol, yung standard setup natin ito is nasa 270. Ang tipid nito mga kol, sa lahat ng minivan mga kol, is ito yung pinaka tipid. So, yung ratio niya is nasa 1:16 to 1:20, depende sa driver. Yan. So, then, while nag-drive tayo, meron siyang eco-mode na lalabas dito sa atin. Yan. So, ngayon, wala siyang lalabas na eco-mode kasi naka-andar siya, naka-aircon, naka-standby. So, ang mangyayari, ayan o, meron siyang eco-mode. Well, tatakbo. Pag stable lang yung ating takbo mga kol, lumabas yung eco-mode. Ibig sabihin is economy. So, matipid po siya. Ganyan. So, yung presyo sa mga unit na to, naglalaro po siya yung mga ordinary, hindi siya captain seat, yung hindi power window, yung presyo is nasa 270 to 300 yung presyo. Pero sa mga ganitong seat up, maabot ito ng 330 to 350. Loaded po siya, with mag wheels na yan. Yan, mayroong chrome, mayroon ng mga, marami na naidagdag nito. Mayroong, nag-upgrade na tayo ng T-light, naglagay na tayong spoiler, yan. Nag-upgrade na tayo ng 9 inches na stereo at saka nag-dash cam na tayo. So, ang ganda. So far, nung dumating to, kasi maraming gas pa ito nung dumating dito. Hanggang ngayon, 3 bar pa yan, oh. Halos daily use ko yan. Hanggang ngayon, 3 bar pa lang. So, ang ganda, ang tipid. So, ang sarap nito. Sa ngayon, ang problema lang sa ganitong unit ngayon, wala pa tayong parts na madaling makukuha. Pero galing ngayon mga 1 year to 2 years ang marami na tong parts kasi ang ganda ng minivan mga kol. Ang ganda ng DE17 kasi napakatipid sa gas, 'yan oh. Din sa pormahan hindi ka mabibitin, 'yan oh. So 'yan yung DE17 natin. So, yan. Kung mayroong marami kayong mga katanungan, visit lang sa ating Facebook page, Surplus TV page, at saka dito sa ating YouTube channel, pakiclick nyo po yung ating notification bell para kung marami tayong i-upload or mayroon tayong bagong i-upload na mga video, ma-update po kayo. Ayan. So, soon marami pa siguro tayong mga ma-vlog nito. Ngayon medyo ano pa yung ating vlog, hindi pa marami yung ano natin kasi siguro pag dadami to marami tayong mga tutorial yung mga ayusin nito. So ngayon ito lang muna yung ating mga vlog. I hope na meron kayong naintindihan kahit kahit kunti sa ating unit about sa ating DE17. So actually, yung year model nito is 2015, yung kadalasan dumating dito. Meron siya 2016, 2017, 2018. Sa 20, wala pa akong masyadong naririnig sa ganito. Pero kadalasan, 2015 yung mga dumating dito sa atin. Ayan lang mga kol. So, maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click the notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kalain. Bye-bye. God bless po.